Tanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ang dami niyong magkakapamilya sa bahay? O kaya naman, naubusan ka na ba ng pagkain kasi sa pungsya na kailangan mo gusto? Napansin mo ba na pag kumpleto kayo sa bahay, kulang na lang eh magkapalit kayo ng mukha sobrang sikip? Pero on the other side, the better more the merrier na mga kaya nyo. To the left, to the right, lahat may ganap. Hindi ka talaga mag-board. Pero ano nga bang dahilan kung bakit uso-uso extended family sa Pilipinas? We will try to explain this phenomenon through the different social sciences. And now, let's talk about how extended families affect the psychology of a person. Ayon sa pag-aaral isa gawa ni Mudler, when we say that Filipino value close family ties, what we may actually be saying is, we value close family ties. Mas malaking epekto ba no ang family structure ay ni Jacobs sa pag-abot ang academic success na isang bata? Isang malaking aspeto ba no ang pagkakaroon ng malalapit na magkaya sa isang bata sa kanyang pagtanda sa kanyang performance sa school? Bakit? Ang pamilyang Pilipino ay hindi yung papatalo sa kapitbahay. Hanggat maaaring isama si tito, tita, lolo at lolo, stick kami, hanggang si bunso, kasama at sama yung mga yan. Grabe naman yun. Oo, totoo yun. Dahil dito, mas makamotivate ang mga bata na magpumama sa ating design ng mga school activities. Sa personal experience ko, sumama na naman yung 8 members ng family ng bahay namin sa graduation ng bunso namin kahit dalawa lang yung invited. And that's all for psychology. Bye! At ngayon naman, alamin natin kung paano nakaka-apekto ang anthropology sa extended family sa Pilipinas. Ang extended family ay hindi na bago sa ating bansa. Dahil para sa ating mga Pilipino, napakahalaga ng pamilya. Sila ang malalapitan natin kapag tayo ay nangangailangan. Ayon kina Castillo at Uwa, 1963, ang pamilyang Pilipino raw ay residentially nuclear but functionally extended. Bahay mo, bahay na rin nila. Sa dami ng miyembro ng isang pamilya, ang lugar na tinitirhan nila na para lamang sa isang nuclear family ay nagiging extended family. Kaya na si Gabe! Ito ay dahil nga sa pagpapahalaga ng mga Pilipino, hindi lamang sa mga matuto o tinatawag na mag-ginyal tayo sila, kundi pati na rin ang mga pamilya na iyong natangusawa o asinyal tayo by Mendez and Jokari, 1974. Women's closest friendships come from within the family. Families in the Philippines. And that's all for anthropology. Bye! Pag-usapan naman natin ang kasaysayan at ang epekto nito sa extended family sa Pilipinas. Isa rin sa naging malaking impluensya ang Hispanic culture at Asian Malay culture. Dahil dito, pinahalaga nila ang lalaki at babae, kaya ang both sides of the family ay importante sa mga extended family sa Pilipinas. Sabi ni Hayes, malaki ang impluensya ng Spanish colonization sa extended family sa Pilipinas. Andito na ang compadre system kung saan ang mga kaibigan ng magulang ng isang newborn baby ay ini-sponsoran ang kanilang inaanak. Diba? Kahit hindi nga natin kadugo, naging kapamilya. Kaya malaki ang mga pamilya sa Pilipinas. And that's all for history. Bye! And now, let's connect sociology and the extended families here in the Philippines. Ayon sa isang online article, Filipino family ay karamihan na nanirahan bilang isang extended family. Ang reason dahil dito ay ang Filipino children ay lumalaki ng pagkakaroon ng isang mindset at yun ay mag-give back sa kanilang mga parents na nagpa-aral at nagpalakas sa kanila gaano man kahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Pero hindi lahat ng extended family ay puro advantage lang. Meron din mga disadvantages katulad ng financial problems. And that's all for social media. Bye!
Marcos. Isa sa mga rason sa pagkakilala ng kadakilaan ng mga OFW ay ang katotohanan ang pagbunda ng ekonomiya ng bansa ay dahil sa pagpapadala nila ng pera sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. According to the World Bank, the earnings of OFWs are a key factor in the economic stability and development of the Philippines and that the Philippines is reliant on the remittances of OFWs. The government considers OFW remittances a significant source of human capital development since remittances go straight to households. These remittance inflows are used to address various household needs such as food, shelter, and education. In some households, remittances are also used as investment in entrepreneurial pursuits and technology transfer. That's all for economics. Bye! And now, let's connect geography to the formation of extended families. Migration patterns, natural and international, greatly affect the formation of extended families, according to Algernon. We've studied geography and the actions between the first season. We all know that the Philippines are a developing country with a diverse country. Names to the mountain climate, to the mountain region. By demographic transition in children. Nuptiality, fertility, mortality, and migration. These are some reasons kung bakit mag-interrelated to your family na nag-re-reside sa same or mga kasabing neighborhood. Isa sa Pilipinas, madaming nagmamigrate from different provinces to cities or more specifically, dito sa mahal nating Maynila for more work opportunities. Doon sila makikitira sa mga relatives nila. Another thing, there are students like Mami Grace from Sundan City para makapag-aral sa Philippine schools and universities here in Manila. Like dito, sa Pacifica, Royal, and Catholic University of the Philippines. O, diba ang daming students from different provinces na nag-aaral here in UST? Usually, their parents prefer na sa mga relatives nila sila makihira or mag-reside kesa sa mga boarding houses. Sa reason na siyempre, mas safe and mas trustworthy. According to Sarbanes, modern demographic changes in the family, demography determines the composition of extended family groups that later on defines the residence choices. Also, because of increasing population, extended family living arrangements has also increased rapidly. The latest statistics show that a typical Filipino family ay binubuo ng 6 persons or more, and also, urban household is slightly larger than the rural households. That's all for demography. Bye. Just know.